Hello guys, welcome back to my channel. At ang topic natin ngayon, how to apply for SSS loan condonation. Ito po yung updated na new consolidated condonation program ni SSS o yung inisyo nilang circular number 2022-022. Nag-start lang ito noong October 4 at merong isang nag-inquire na aming employee, tapos humingi ako sa kanya ng advice na screenshot niya yung kanyang application para ma-share ko sa inyo kung paano mag-apply ng condonation ni SSS. Step 1, mag-login muna tayo sa ating member login. Enter lang natin yung user ID and password. Step 2, punta tayo sa my e-services. Piliin natin itong loans. Pagka-click nyo ng loans, makikita nyo itong apply for condonation of past due short-term member loan with condonation of penalty program. Ito po yung i-click natin. Pagka-click nyo itong consolidation of past due short, kapag kayo ay eligible, may magre-reflect agad dito. So, makikita nyo dito yung console loan info kung magkano yung consolidated loan details ninyo. So, depende po yan sa past due na loan ninyo, mga hindi nabayaran. So, like for example, itong sa screenshot natin, meron po siyang consolidated na loan. Okay? Tapos, makakondonable niya yung ibibigay na penalty. So, automatic na po yan. Then, depende po yan mismo sa dahil system generated na po ito. Tapos, hahanap lang kayo dito, dun sa may letter C, yung prepared consolidated payment term. So, meron silang one-time payment kapag maliit lang yung ipapakita natin yung terms nila. Once na nakapili na kayo ng prepared terms, so depende po yan sa inyong portal at ito ay system generated. So i-click po na ating itong I agree to the console loan program terms and condition. Tapos i-click lang natin yung proceed. Merong magpa-pop up na terms and condition for short term member loan penalty condonation program. So basahin nyo lang po ito. At lang to mga terms and conditions nung condonation. Tapos i-click lang po natin yung confirm. After that, ito na yung magkikita ninyo yung important reminder. So dito sa may letter D, nandito na yung loan payments term details. Halimbawa itong nasa screenshot, ang loan amount is nasa 4,000, tapos meron siyang terms in days, 30 days kailangan mabayaran. Tapos yung due date niya by by November. Okay? Then, consonable penalty niya is 11 pesos. So, i-click lang natin yung proceed. So, hindi ko nababasahin yung important reminder para hindi siya magtagal. After that, i-click lang natin itong proceed. After nyong maklik yung proceed, makaka-receive na kayo ng email. Ito yung notice of approval. So, nandyan na yung mga terms and condition kung magkano yung babayaran ninyo. So, dito sa sample kasi natin is one-time payment lang yung binigay na terms ni SSS kasi maliit lang naman yung loan nung aming employee. However, kapag siguro may mga employee or may mga member na malalaki yung loan, so maaring pwede kayo mamili ng mga ilang months. Pwedeng siguro yun hanggang 36 months. Or depende, makikita nyo naman dito sa may circular na ni-release, ito yung mga consolidated loan remaining balance. Kapag mga above 5K to 10K, 6 months siya. Kapag mga below, one time lang po talaga yon. Kapag mga nasa 10,000 to 18,000, pwede siyang bayaran ng 12 months. Kapag 18 to 36, ayan, 24 months. Tapos kapag 36 to 54K, 36 months. Kapag 54 to 72K yan, 48 months. At more than 72,000, 60 months, pwede nyo siyang bayaran. Now, after nyo nga ma-receive itong notice of approval, automatic po yan, mag-create ng another loan account number. Tapos, yung loan account number, yun na yung pwede mong bayaran sa SSS. Pwedeng online or sa mga bank accredited ni SSS. Para mabayaran mo lang itong condonation na to, kailangan mo makapag-generate ng PRN. So, punta ka lang sa may RTPL PRN, tapos mag-generate ka na ng doon ng PRN. I-click mo lang itong PRN, tapos mai-print mo na yung
yung PRN niya. So, pwede mo na siyang bayaran. Ganun lamang po kasimple guys. Maraming salamat and God bless.